Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, prop ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, John, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Ano pa? And ang pag-uusapan natin ngayon is, ang lumalaganap na manana syndrome. No? Mga tropa ko, no? Dumating ba sa inyo? Or dumating ba kayo sa punto? Or palagi kayong tinatamad? No? Tingin ko ikaw. Ikaw na nanonood ngayon sa vlog na to. Ikaw na naka-headset at pinapanood tong vlog ko. Isa kang tamad. At kung hindi man, sorry po. Pero, ikaw na tamad para sa ito. No? Para sa ito. Alam mo ba yung manana syndrome? No? Ikaw tropa ko, alam mo? Kasi ako, alam ko yun. Ano po? Ito yung kakayahan mo. Kakayahan. Hindi. Ito yung ugali ng mga Pinoy. O kahit hindi Pinoy, na karamihan sa atin. No? Ugali ng maraming tao na siguro mga Pilipino. No? Hindi ko lang sure. No? Na palagi na lang sinasabi na mamaya na. No? Yung tipong may gustong-gusto siyang gawin ngayon, pero dahil tinamaan siya ng tinatawag na katamaran, hindi, mamaya niya na lang daw gagawin. No? And I am guilty with that. Ano po? Yung tipong kaya ko namang gawin ngayon, pero dahil nakikita ko na mahaba pa yung oras, o pwede ko naman siyang gawin bukas, sasabi ko lang na mamaya na. At yung mamaya na yun, ay magiging bukas. At yung bukas na yun ay gagawin, ay magiging sa makawalawa. Sa makalawa, magiging isang buwan, next month, next year, next year, no? Hanggang sa nakalimutan mo na. Ano po? So, itong manana syndrome na to, ibinilag ko to para i-remind sa sarili ko na wala akong patutunguhan. Ano po? Kung, para sa akin pala ito, kung palagi na lang ako magmamanyana, diba? Palagi na lang ako magmamayana. Yung target ko na makakuha ng 2 million subscribers ngayong 2020 magiging malabo kung palagi kong sasabihin sa sarili kong manyana. Diba? Itong vlog na to ay para sa akin, para sa'yo na tamad out there. Para sa'yo na palagi sinasabi mamaya na lang. No, may oras na. Ganito tayong mga Pilipino eh. Diba? Ang hilig-hilig nating i-comfort yung sarili natin sa mga bagay na alam natin na kaya nating gawin. Paanong i-comfort? Yung tipong eto deadline pero hindi mo pagagawin yun. Diba? Or kahit wala kang deadline, may gusto ka lang gawin or may dapat kang gawin. Diba? Kung ano nung pag-uunahin mo, kung ano nung gagawin mo muna, guilty. No? Imbis na gawin mo na ngayon, gagawin mo na mamaya. Diba? And may dahilan ako kung bakit ganun ang thinking ng Pilipino. Pilipino na lang muna. No? Una. No? Una dyan, tinatamad. Malawa. Tinatamad. Pangatlo, tamad lang talaga. In short, tamad ka. Ulul! Ikaw yan! Diba? Ikaw yan! Ulul! Tamad kang gawin kung ano man yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin. No? At since nakikita mo na pwede naman siyang gawin mamaya, so nagiging sakit mo na to, nagiging routine mo na to, na dahil iniisip mo na pwede siya mamaya, gawin mo na lang siya mamaya. Pero ang tanong dyan, ano mo pinag-aiba ng mamaya sa ngayon? No, ito po ang sasabihin ko sa inyong thinking ko about dito sa tanong na to. No. Parehas lang sila. Ano po? Pero pag ginawa mo siya ngayon,
pagod ka ngayon. Kung mamaya mo siya gagawin, mamaya ka pa mapapagod. Ay, sauce! Diba? So, so ano pipiliin mo? Ngayon ka mapapagod? O mamaya ka mapapagod? Di ba mas maganda kung mamaya ka pa mapapagod? Mali. Kesa ngayon ka mapapagod. Diba? So, yun po yan. No, mga tropa ko. Kapag tinatong ko, yung mga manana syndrome dyan, pag tinanong ka kung anong pinagkaiba ng gagawin mo ngayon tsaka gagawin mo mamaya, yun po yung sagot dyan. No? Pag ginawa mo ngayon, pagod ka ngayon. Pag ginawa mo mamaya, pagod ka mamaya. At kung gagawin mo siya bukas, bukas ka pa mapapagod. At least ngayon, chill-chill ka lang. Diba? Oh, yun lang yan eh. Simple lang yan. So, comforting na sagot yan. No? At sa mga may manana syndrome dyan, kahit itangin nyo, yan talaga. Yan talaga. Diba? Yan talaga yung ano, yung dahilan kung bakit nagmamaya ka na kasi mapapagod ka ngayon. Eh, kung gagawin mo pa yan sa susunod na linggo, eh, sa susunod na linggo ka pumapagod. O at least, diba, yung mga masasarap na bagay tulad ng kumain, manood ng TV, umilata, ay magagawa mo ngayon. Diba? Sige, balikta rin natin. Oh, kung manonood ka ng TV mamaya, diba, at yung importante mong gagawin, ngayon mong gagawin, oh, di nakakatamad yun. Kasi mamaya ka pa makakanood eh. Diba? Oh. Eh, at least, kung ngayon mo gagawin yung panonood ng TV, pagkain, paghilata, o, oh, diba, chill na chill ka. Mas mamaya ka na mapapagod. Diba? O. Oh. O, yan eh. Diba? Masarap kaya yung ano, masarap kaya gumain, masarap kaya matulog, masarap kaya tumambay, tumulala, tumunganga, tumanga. Diba, ngayon? Kaya sa mamaya mo gagawin yung mga bagay na yun, o di gawin mo na ngayon. Ay, sauce! Diba? Yung mga paglilinis ng bahay, paghugas ng pinggan, pag-aayos ng kung ano-ano, yung mga plano mo sa buhay, diba? Mamaya mo na gawin yun. Kasi, importante yun eh. Diba? Maganda mong gawin ngayon yung mga hindi importante. Diba? O. At least, chill ka lang. No? So, yun, mga tropa ko. No? Para sa akin talaga itong vlog na to eh. No? Kaya nga, pag na-post ko to, napapanoorin ko siya para makita ko yung katangahan ko lang. But, hindi, kidding aside, mga tropa ko. No? Binlog ko to, yung pagiging manana, yung pagkakaroon ko ng manana syndrome. Kasi, I have a goal eh. No? And gusto ko, makikita ko siya sa pagtiningnan ko yung channel ko, makikita ko tong manana syndrome na mali. Mali tong manana syndrome ito. At kung meron kang goal na gustong i-achieve, no, kailangan mo siyang i-achieve ngayon. Kung kaya mong gawin ngayon at tingin mo na kaya mong gawin ngayon at dapat mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Yun ang tama. Kasi ito, abang sinushoot ko to, no, iniisip ko rin na mamaya na lang kaya. No, bago ko ishoot tong vlog na to, no, nag-iisip na ako na baka pwedeng mamaya na lang kasi baka maubusan ako ng oras, ganyan. No, or baka pag ngayon ako nag-ano, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Kasi ganun yun eh. No, yung goal mo, mahirap yung mga steps niyan. Tulad ko. No, may goal ako na makabili ng Innova, Toyota Innova. May goal ako na magkaroon ng 2 million subscribers ngayong 2020.
Pero mahirap yung mga steps niyan eh. Ano po? Mahirap yung mga steps niyan. Ngayon, etong nakikita mo yung comforting na mga bagay na pwede mong gawin ngayon eh. Nakikita mo rin yung step ng goal mo. Diba? Lahat naman tayo may goal sa buhay eh. Meron tayong mga dapat gawin for the day. No? Pero mas inuuna natin yung mga bagay na hindi importante kasi bukod sa madali siyang gawin, eh masaya ka. Diba? Alam mo yun, get mo. You feel me. Diba? Na mas pipiliin mong mag-chill ngayon at mapagod mamaya. Kesa mapagod ngayon at mag-chill mamaya. Ganun tayo eh. Diba? No, aminin mo, ikaw. May Manana syndrome. Diba? Bira-bira lang yung tao na ako si mami ko, ganito eh. Na tapusin mo na lahat ng dapat mong gawin para mamaya papahinga ka na lang. Ganun siya. Baliktad kami. Papahinga ako ngayon. Tapos mamaya mamadaliin ko. No? Ganun ako eh. At gusto kong ano yun eh. Gusto kong tanggalin yun sa sistema o gusto kong tanggalin yun sa utak ko. Diba? At sinishare ko to dahil alam ko na maraming ganito, baka ikaw na nanonood ngayon ng vlog ko, eh makarelate ka. No? And sinasabi ko sa inyo, tropa cool, kung meron kayong goal sa buhay, no? Gawin nyo ngayon kung ano man yung step na kailangan yung gawin. No? Sa akin talaga nanggaling eh, no? Hindi. Kasi, yun, hindi lang to para sa inyo, para sa akin na rin to eh. Gusto ko rin tong panoorin sa sarili ko. Diba? Gusto ko sa akin mismo manggaling na meron akong Manana syndrome. At gusto kong tanggalin yun dahil gusto kong ma-achieve yung goal ko. Ano po? Yung magkakaroon ako ng Toyota Innova na kulay blue, galit na blue, at 2 million subscribers ngayon 2020. Paano ko ma-achieve yun kung palagi kong pinapairal yung Manana syndrome? Diba? Ikaw, paano mo ma-achieve yun? Kung gagawin mo mamaya yung step para makuha yung goal mo. Tulad lang din yun sa pag-aaral. Diba? Hindi ka magre-review ngayon, mamaya ka pa magre-review, tingin mo papasok lahat sa utak mo. Hindi. Siguro mayroong ganun tao, pero mas maganda yung malayo pala nagre-review ka na. Ganun din sa maraming bagay. Diba? Paghuhugas ng pinggan. Bakit mamaya mo paghuhugasan ng pinggan? Kung pwede mo namang hugasan ngayon, gagapangan pa ng ipis yan. Pagtapon ng basura. Diba? Bakit mo papupunuin yan kung pwede mo na itapon ngayon? Ganun. So mga tropa ko, let's start on being in time. Hindi ko sinasabi na ano ha, in time. Kung kaya mong gawin yun, gawin mo na. At kung kaya mong tanggalin yung Manana syndrome paunti-unti, diba? At makikita mo, makukuha mo yung goal mo. No, ako ini-encourage ko na yung sarili ko na tanggalin tong Manana na to eh. At nagagawa ko naman siya ngayon. Dahil kung hindi ko pa na ipopost. Hindi ko pa nagagawa tong vlog na to. Ano pa? In-encourage ko yung sarili ko na bakit hindi mo pa ngayon gawin? No? So, yun. Mahaba na naman po ang nasabi ko dahil relate na relate ako sa topic na to. And kung meron kayong mga comment kung paano tatanggalin ng Manana syndrome, i-comment nyo lang po down below para magtulungan tayo. Wala itong syndrome na to sa mga Pilipino, sa dugo. No, tanggalin natin ang toxic na to sa ating mga katawan. Diba? And yun. So, so yun. Thanks for watching for today's video. And, don't forget to like, share, comment. Comment,
subscribe and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs, and follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever, at Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. So yun, kita-kita ulit tayo sa mga ka-relate-relate na mga topic na pag-uusapan natin, and abangan nyo po sa aking mga susunod na vlog. Eh, meron akong mga challenges na gagawin, and meron akong niluluto ngayon na portion para sa Daddy Cool World. So yun, thanks for watching, see you when I see you, and bye bye. Iba ako na manana. Everybody shake it.